Yo guys, this is Burns and welcome back to my channel. Ayan. I'm so excited today kasi dumating na yung mga action figure na nakaboodle sa akin. Madami-dami to. Ayun, marami talaga. Well, sino ba namang hindi may excite kapag mag-unboxing, di ba? Paparating pa nga lang yung items natin, nakaka-excite na. Ano pa kaya tong unboxing? Kaya, excited talaga ako guys. So, bago ko simulan yung unboxing ko, shoutout muna kay Leo Olidan tsaka kay Ethel Sorbito. Sila yung most na nagko-comment sa mga vlog ko. Kung may top fan sa YouTube, sila yung top fan ko. Yan. Thank you sa inyo. Siyempre, shoutout ko rin yung mga nagpapa-shoutout. Yan. Shoutout kay Ken Iglesias, Christian Velasco, Glenn Trinidad, Joel Sepato, Miko Kogasa, Lucky Kunanan, Clary D, and Chris. Yan. At syempre, sa gwapo kong kuya na watching from Dubai, Kuya Alvin. Hi! Shoutout sa inyo guys. Thank you so much for supporting me. At dahil nga monetized na tayo, as promised on my previous vlog, yan, may pag-giveaway ulit tayo. So stay tuned para sa mechanics natin. So mag-i-start muna ako ng unboxing. So, let's go! So guys, medyo nag-clear lang ako ng space para meron akong pwesto sa unboxing. This vlog pala is pure unboxing lang to. So, hindi siya review. Newbie lang ako sa toy collection world. So, hindi pa ako marunong mag-review. So, talagang unboxing lang to. So, lately lang ako nagkaroon ng mga info. So, siguro isi-share ko na lang kung ano yung mga alam ko. Usually guys, merong tatlong term na ginagamit kapag nagbebenta ng item. First is MISB. Ganito siya. Bigyan ko lang muna kayo ng sample. MISB, it means mint in sealed box. So si seller, mula nung kinuha niya yung item from the supplier, naka-sealed siya. So hindi in-open. Never been open. Sealed, as in sealed. Ikaw magbubukas. Next na common term na ginagamit nila is BIB or MIB. It means mint in box or back in box. Inopen lang nila yung box para i-check yung laman ng item or inopen nila for pictorial purposes. Ayan. So next naman is loose. Ayan. Loose, it means wala siyang box. Ayan. Actually, nung una medyo curious ako kasi parang majority nung nagko-collect. Gusto nila naka-box. MIB or MISB, ganun. So parang sa akin kasi is, di ba, tanggalin mo yung item sa box, tapos disregarded na yung box. Di ba? Hindi ko pa kasi alam. Ganun yung point of view ko nung una. So, kaya pala may box. Kasi, dun pa lang makikita mo na kung authentic yung item or hindi. Kasi sa box pa lang, merong mga sticker. Dun ma-identify mo na agad kung authentic yung item or hindi. Gaya nito, ayan. Meron siyang gold sticker. So, sure tayo na yung laman nito is authentic. Unlike kapag ka-loose, like this, diba? Hindi mo sure kasi walang box. May mga print naman yung item, so pag nakuha mo, on hand mo na, nakita mo, ma-identify mo pa rin naman kung authentic. Kaya, bumibili ako ng loose dun lang sa mga kakilala ko. As I mentioned, bago lang ako, so hindi ko alam kung tama lahat ng sinabi ko, pero yun yung alam ko. So, ayan. Dalawa yung dumating kong ganto. So, dalawa yung bubuksan kong ganto. Unahin ko tong box from Wheel of Decay. Siguro, i-mention ko na lang kung saang shop ko siya nabili. At saka kung magkano yung range ng item. So, para pagka may nakita kayong same item, meron kayong idea kung mataas ba or mababa yung bigay. Diba? Pag mababa, diba? Push na. So, ayan guys. Yung binuksan kong box kanina, ito yung mga laman niya. These items is from Wheel of Decay. So, kung gusto nyo, check yung FB page nila guys. Check nyo. Ayan. Search nyo lang. So, majority ng nabili ko sa kanila loose, pero authentic.
Yan. Pag loose kasi mas mura compared sa MIB tsaka MISB. Kasi wala ng box. Ganun. So, bubuksan ko lang to para makita nyo ha. Mag-start muna tayo sa pinakamaliit. Share ko lang sa inyo guys. I've been an OP fan since college. Yan. Mukha lang ako estudyante, pero graduate na po ako. At nagtatrabaho na po ako. Ayan. Sobrang fan ako ng One Piece. Addict ako sa One Piece nung college. Marami akong OP merchandise. Like, t-shirt, jacket, bag, slippers, at kung ano-ano pa. Basta OP item, binibili ko agad. Yun. Except from action figure. Kasi wala naman akong paglalagyan before. So, though matagal na akong fan, hindi ako bumibili. So, nag-start ako mag-collect nung December 2020 lang. So, eto na siya ngayon. Eto yung first item natin. So, this Luffy is nabili ko ng 250 loose. Ano to? May bandage siya. So, ito yung after mamatay ni Ace. Ang hirap pala mag-unbox. Ay, ganda to. Ito naman, Luffy. Luffy Olebas. Actually, lahat ng binili ko Luffy kasi ang bala ko is bumuo ng Luffy Shrine. To, nabili ko to ng 300. So far, yung mga binili kong item from Wheel of DK, safe naman. Kahit loose siya, lahat kasi naka-bubble wrap naman. Tapos, naka-box din siya, so safe naman, guys. Carry boom boom bells. Ano to? Ito, Luffy din. Oh. Luffy na nakasuntok. Para ako nagbebenta, pamay na lang. Pa-dibs na lang, dibs. Ito, nabili ko rin to ng 300. Mga authentic to, guys. Oh, ganda. Paano to? Pirating ba to? Sorry, guys. Hindi ko kasi kabisado yung mga brand and anything. Basta, ito, ang ganda, oh. Luffy SC Pirate King. Nabili ko to, loose din to, nabili ko ng 750. Uy, ganda nito. Luffy GLM. Loose ko rin to, nabili for 650. Ganda. Nakaka-excite mag-ayos nito. May nabili pala ako na isang MISB sa kanila ito. Ang natawag dito. Luffy Styling SC. MISB to. Yan, MISB. Yan. Siya. And last but not the least na nakuha ko doon is ito. Pop na Luffy pero loose. Nag-search ako guys, usually ang MISB ng POP is nasa 3.5 to 3.8. Pero ito loose to, tapos walang other accessories, nabili ko siya ng 2.199. So compared sa 3.5 to 3.8 to 2K, di ba? Malaki ng ano, malaki na yung tipid kasi, di ba? Basta, yun na yun. Pinayagan pa ako ng installment dito ni Boss DK. Boss DK, thank you so much sa pag-spoil sa akin. Binubuo pala to. Hindi ako marunong magbuo eh. Yes sir, ang ganda. Yan. Ito yung pop ko. Pop Luffy. Ang ganda. I love it. Yan. So, ito yung total na nakuha ko from Wheel of DK. 7, puro Luffy, di ba? Instant Luffy Shrine na agad. Ayan, thank you Wheel of DK, guys. You can check their page para sa mga muraitang items like this. Loose pero authentic to, guys. Meron pa siyang pa-freebie. Tada!
ito naman yung isa ko pang box na binili. Puro Luffy din to. So, let's see. Ayan, so ito naman yung laman nung box, guys. So, these items naman is from Japan Authentic Toys. You can check out their page din kung gusto nyo. Majority din dito is loose item, pero sure ball na authentic. So, papakita ko lang din sa inyo. Ito guys, nabuksan ko na kasi na-excite ako dito sa Punk Hazard. Luffy from Punk Hazard. Nakuha ko to ng 300 pesos. Ito 400, ito naman 350 pag binili mo each. Pero since kinuha ko siya ng set, binigay siya sa akin ng 600. Ito naman, yun naman yung gusto ko sa Japan Authentic Toys. Pwede tumawad. Ang ganda oh. IK ata to eh. Ganda. Yan. Ito naman, gear second. Gusto ko mag-ipon ng gear 3rd, gear 4th, di ba? Boundman, meron ako naan, Snakeman, yun. Basta yung mga form ni Luffy, yung iba-iba niyang, ano, yun. Alam niyo na yun. Tapos, 700 to. Tapos, ito namang WCF na loose, 380. Siguro naman aware kayo sa presyuhan ng WCF kapag ka-with box yun. Papatako yun ng 400 above hanggang 500. Depende rin sa klase kung rare or hindi. Pero ito, 350 tapos 700. Binigyan niya uli ako ng discount. So, 1K na lang sila. Yan. Thank you uli. Diba? Ang ganda. Ang gaganda nito. Yan. Ito naman, bubuuhin na naman. Ako, Diyos ko. Pag bubuuhin, nabubuang ako eh. Oh, yes. Ang ganda. Ito guys, nakuha ko to ng 380. Nakita ko sa iba nito ang bentahan na sa 450 pa. Yan. Tapos may isa pa akong nakabili sa kanila. Ano naman to? VIB ba to? Ito, MISB na Pirate King. May nakita ko nito, ano, bidding. So, nakapag-bid ako. Ang sagad ko kasi nito, 700. Diba? Pag above 700, kanila na yun. Pero nung nakuha yung binibid kong Pirate King, medyo nalungkot ako. Kasi, medyo bihira din makahanap nito. Kaya, yun, sa iba binibid siya. Pero doon sa Japan Authentic Toys, gosh guys, nakuha ko lang siya ng 600, ba? Diba? Ang sa pagkakaalala ko, yung bidding doon sa other shop na nakita ko tong Pirate King, umabot ata ng 1-2. Tapos ako guys, nakuha ko lang siya ng 600 sa Japan Authentic Toys, diba? Swerte! Ganda! Ganda oh! Hindi pakita masyado eh, pero mamaya may close-up ako nito. Pahabol pala, from Japan Toys Collection, ko rin ito nakuha. MISB KOA 1 Luffy. Nakuha ko to ng 900. MISB to. So, makatwira naman yung presyo niya. Ganun talaga mga presyohan nito eh. And then, ayan o. Pinakita ko kanina. Gold sticker. Sign of authentication. Char. Yan. Kating-kating na ako i-unbox to eh. Nung nakaraan pa. Kaso, naantay ko kasi na makapag-vlog ako eh. Eto na. Unbox ko na siya. Ooh. Yan. Unbox pa siya. Bongga, diba? Ganito. May brown box siya sa loob. Nahanap din yun ng mga ano collector. Uy, ganda! Excited na ako! May SB. Fresh na fresh to ah. May box pa. O, diba? Yan. Luffy 1. Uy, ganda! Let's bolt in. Oh, ganda! Wait lang. I can't contain my happiness. Ayan. Oh.
Oh, bongga. So, may isa akong pahabol na WCF from SJS Toy Collection naman to. Actually, medyo marami rin kaming binili doon kasi sobrang mura din ng mga item nila. Pero kasi mga ano yon, Zoro, Sanji. Sa next vlog ko pa yun ilalabas. Pero yung Luffy, ito yung nakuha ko sa kanya. Ang alam ko, rare din to eh. Hindi madali maghanap. Ano to? Wino Kuni style. Ayan. Meron akong Zoro tsaka Sanji nito. Nakukuha ko to ng 500. Yan. Nakita ko binibid din yung ganto. May isang shop din ako nakitaan na ang taas ng bidding ng ganto. Nasa 1-2 na rin to, 1-3. Pero kami nakuha lang namin to ng 500. SJS. Hi, Madam Jess. Tsaka kay Marisol. Ayan. Salamat sa mga moraitang items ninyo. MISB din to, guys. Pero kasi ginupit ko na. Oh, di ba? Ganda. So, yun guys. Yung in-open ko kanina lahat. Lahat yon authentic. So, starting now. Mga i-open ko naman is mga KO items. So, KO means knockoff. So, hindi siya mga authentic. Pero to mga binili ko is mga high quality KO to. Kumbaga, pag tinignan mo, halos hindi siya mukhang KO. Tapos, maganda siya. Maganda. Ayan. Wait lang. Start tayo dito sa this one. To Luffy. Nabili ko lang to sa Shopee, guys. Pero, medyo may kamahalan din. Pero kasi, pagka bumili ka siguro ng original nito, mahal din. Hindi ko na sinerge ko magkano. Pero ito, nabili ko to ng 850 sa Shopee. Ang ganda nito. Ito yung pinaka first item ko na sobrang nagandahan ako. Oh, di ba? Bongga. Ganda, oh. Oh. Halos para sa akin, ah. Halos kapareho siya nung KOA ko kanina na Luffy. Palag-palag. Ang ganda, promise. Meron siyang remote. Wait lang. Testingin natin yung ilaw. Ano diba? Wait lang. Wow! Ano diba? Ganda na ilaw ah. Ano may RGB? Ah, nagbabago siya ng kulay. O diba guys? Ang ganda. Tutuwa ako dito. Bet niyo yung ganito, lalagay ko na lang sa description box yung link. Isa to sa nilulook forward kong buksan. Ano to? Lucy from Dressrosa Art. Diba? Guys, alam nyo kung magkano lang to? 50 pesos. 50 pesos kasi napanalunan ko to sa raffle. I'm not encouraging you na tumaya sa raffle. Pero marami kasing nagpaparaffle online sa mga toy collection. Parang 50 pesos, 39 slot, tapos via Taiwan Lotto yung draw. So, ayan, nakaisa ako. So, nagtry ako mag-search. Ang presyuhan nito, KO lang ha. Ang presyuhan niya nasa 1K. 850 to 1K. Ang ganda nito, guys. I'm so happy. Pwede mo rin tanggalin yung cape niya. Oh, ayan, pwede mo. Nare-remove siya, di ba? Ganda. So, itong last three items na i-unbox ko, ito yung mga sinasabi ko na high quality KO yung mga tinda nila.
So, ang pangalan ng shop is Neo Hubs. Yan. Kasi yung mga original nito, talagang mahal. Lason yung presyo. Baka 5,000 and up. So, sa kanila, makukuha mo ng mura kasi mga KO lang. Pero, high quality. Maganda. So, mamaya unbox natin tong last two para makita nyo kung gaano kaganda. Yan. Ito muna. Laki ng lagayan. Kala mo laki, no? Ito lang siya. Tada! Ayan. Dalawa yung kamay niya. Third gear. Ano rin to? Battle sa Dressrosa. Kasi yung suot niya pang Dressrosa. Nabili ko to ng 370 sa Neo Hubs. Diba? Cute to cute. Kaya ako siya kinuha. Cute na ako sa kanya. Meron siyang extra hand. Tatabi ko na lang. Ito naman ay Snake Man. Snake naman? Ayun, laki niya. Hindi ko pa ito talaga binubuksan eh. Ngayon ko pa lang siya binuksan. Tiniis kong hindi buksan yung mga item para dito. Yan. Ala, mabigat siya. Statue. Yan, ang ganda. Oh. Ano naman to? Luffy Snake Man Chibi. Yan. So, nabili ko to ng 940 pesos. Para siyang babasagin. So, kung bibili kayo ng ganito, kailangan to ingatan. Yan. Ang ganda naman. I love it. I love it kasi Luffy pa din pa eh. Yeah. So, I'm saving the last for the best. Na daw. Yan. So, meron na akong Gear Second, Snake Man, tapos ito, ano to eh, Gear Fourth na Bound Man. So, yung mga kulang ko, yun na lang yung hahanapin ko. Ito ko na siya bubuksan, guys, ah. Hihilahin ko na lang. Yes, sir! Matakot. Mamabas. Baka malaglag. Sobrang kalat ko na dito. Yan! Ganda! Oh. Kita nyo ba? Ano to? Gear 4th na Bound Man. Diba? Kita nyo? Ang ganda. Ang price talaga nito from Neo Hubs is 1,150 ata. 1,100. Pero binigay nila sa akin ng 1,000 kasi bumili ako ng Snake Man tsaka yung isa. Ayan. So, thank you po sa discount. Ayan. So far, happy ako sa mga nabili ko kasi yung si Wheel of DK may pa freebie. Si Japan Authentic Toys naman may pa discount, diba? Si SJS may pa freebie din yon. Tsaka sobrang marito na kasi nung items nila. And then, for Neo Hubs, may pa discount din, diba? So, happy ako. I'm very, very happy. Yan. Diba? Gandara. So guys, ito na lahat ng items na in-unbox natin. Ang dami pala niya. Ayan, I am very, 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 very happy. Well, sino ba namang di matutuwa sa ganito, diba? So, ito yung Instant Luffy Shrine. Ayan. Grabe, puso ko. So, ito na yung inaantay yung mechanics ng ating giveaway. Sobrang dali lang nito. So, yung giveaway natin, ayan, flash ko sa screen. So, dalawang set kasi yan. Set A is one-piece t-shirt, one-piece mug, tsaka wanted poster. And then, yung set B naman ng giveaway natin is
one piece jacket, one piece mug, at saka ring holder, one piece din. Ayan. So, basically, meron tayong two winners para sa one piece merchandise. And then, meron naman tayong consolation na 100 pesos load. So, pipili ako ng lima. Ayan. So, in total, meron tayong 7 winners. So, ganito lang yung gagawin nyo. Sobrang dali lang nito. So, first, of course, you need to watch my video. So, sana no skip, diba? Second is, pakilike yung vlog na to. And then, please subscribe to my channel. Next step is to share this video on your Facebook. Make sure guys na nakapublic. And then, last na gagawin nyo is go to my Facebook page. Pakifollow nyo na din. And then, comment kayo doon sa vlog ko na to. Comment nyo yung pangalan nyo. OP underscore name. So, yun kasi yung pinaka magiging registration nyo para sa giveaway. So, idodraw ko siya via wheel, spin a wheel. So, yung mechanics ng spin a wheel, to be announced na lang. So, follow nyo yung page ko para updated kayo sa ano natin, sa mechanics. So, that's it. Yun lang yung gagawin mo. Magkakaroon ka na ng chance manalo ng OP merchandise and GCash or load. And then, guys, winners will be announced once na naka 2,000 subscriber na ako. So, as of now, meron akong 1.88. So, I think mga 100 plus na lang. So, saglit na lang yon. So, please help me. Yan. So, hindi lang naman ito yung huling giveaway natin. May mga susunod pa. So, stay tuned lang sa aking YouTube channel. At para naman sa aking top commentor na si Leo Olidan at Ethel Servito. Yan. Meron na kayong instant 100 sa akin. Through GCash or load. So, PM nyo na lang ako. So, bago mag-end yung vlog ko, meron tayong special number. Meron daw kakanta para sa inyo. Ayan, meet my pamangkin. So, bago mag-end yung vlog ko, kakantahan niya daw kayo. Kakanta ka ha. Oh, para kompleto yung props mo. Oh, go! Sing, go! Menang-menang si mama. Ikaw he. Kaya and kakakapagkapag kubakat. Sige. Very good. Sige. Yan, ang galing ni Luffy kumanta, di ba? Yan, so that's it for today. Thank you so much for watching and see you on my next vlog. Bye!